Pagmasdan niyo mabuti ang mga mukha ng mga taong yan. Hindi sila mga ordinaryong kriminal. Kumpleto ba yan? Kumpleto. Walang labis, walang kulang. Tandaan niyo mabuti ang mga mukha nila. They are young and hungry. They are heavily armed and dangerous. Mabigat ang pinansyer ng grupong yan. Kaya ang gawin ninyo, dobling ingat. Five minutes till showtime. Baka nagkaayusan na yung mga yan. Baka wala naman tira sa atin. Tara na. Let's go. Ikaw ha, talasan mo mata mo. Huwag ka tatanga-tanga. O sige, ako nang bahala dito. Is that understood? Yes, sir. Yes, sir. Sir. Padali lang ang trabaho natin eh. Smooth sailing to. Para sa grupo, magandang-maganda to. Ikaw ha, huwag kang tatanga-tanga. Oo. Oh. Alam mo, maganda epekto sa atin ngayon. Kaya madali maubos. Sir, mukhang tama yung tip sa atin ng informer, ah. Malaking grupo to. Sir, mabuti pa eh. Tumawag tayong backup? Huwag na. Baka makawala pa ang mga yan. Pumusti ka diyan. Iikot ako sa kabila. Yes, sir. Over now. Talagang bilib ako sa'yo, Brando. Wala kang pinipiling oras. Kahit tanghaling tapat. Negosyante ako. Mahalaga sa akin ang bawat oras. Tsaka isa pa, sigurista akong tao. Saan pupunta? Ha? Baril? Akin na baril? Sir, sir. Nagkakabulilyaso na rito. Sir? Sir, do you copy? Woo! Yeah. Ayos, pare ah. Ha? Give me five, brother. Alright. Yes. Woo! Right on time. O ano? Bilib na kayo. Ayos, pare. Mukhang tiba-tiba tayo ba? Ah. O, oh, talo. Malaking partiyan yan. Hoy, ibalik nyo yan. Pare, dami tandaan na nyo. Komisyon lang tayo dito. Oh, sabi mo eh, walang problema. Walang problema. Sa susunod, solo na natin yan. Ayun! Woo! Woo! Woo!
Aso! Saan nyo nakita to? Nakita ko sa labas. Ali, alikid. Aso? Baka ito ang amo. Kung yan ang amo, edi gumagala-gala pa'y aso. Oh. May radyo pa. Kumpleto. Hoy, aso! Pakinig ka! Pag hindi ka lumabas sa lungga mo, papatayin ko itong amo mo. Bibilangan kita ng tatlo. Isa! Dalawa! Tatlo! Lalabas na ako, hayop ka. Masunurin ka palang aso. Tapusin nyo na yan! Dalhin sa operating room. Doc, gawin niyo lahat ng paraan para mabuhay ho siya. Huwag kang mag-alala. Gagawin namin ang lahat ng paraan para mailigtas siya. Maaari nasa operating room siya. Ano ba ba sama niya? Boy, sumagot ka! Sabihin mo sa akin ang totoo! Doc! Doc, ako ang asawa ni Berto. Ano nang kalagayan ng asawa ko? Mrs., wala kaming magawa. Sobra ng damage ng brain tissues niya. Dahil sa lakas ng kalibring tumama sa kanya, siguro forever na siyang comatose. Tulungan niyo ang asawa ko. Maawa kayo sa kanya, Doc. Tulungan niyo ang asawa ko. Sa ngayon, manalangin na lang tayo. Maawa ang asawa ko. Sinabi ko na sa kanya, huwag na siya sasama sa mga operasyon. Hindi siya nakinig sa akin. Ilang buwan na lang mag-retiro na siya, boy. Mare, tama na.
Boy. Napalitaan ko yung nangyari kay Mang Beto. Kumusta na siya? Malubahan, tama niya. Sabi ng doktor, 50-50 ang chance niya mabuhay. Yan na nga bang sinasabi ko sa trabaho mo eh. Paano na kung sa'yo nangyari yan? Paano na ako? Kasama sa buhay ng pulis ang madisgrasya. Masakit. Pero kailangan tanggapin. Alam ko, matagal ko nang tinanggap ang katotohanan na yan. Pero... pero nung nangyari na kay Mang Berto, baka hindi ko kayang tanggapin kung sakaling sa'yo mangyari yung baka mauna pa ako. Baka mauna pa ako. Dagdaga mo paghahanda sa iyong sarili. Uulitin ko sinabi ko sa inon. Pag-aralan mo huwag maghintay. Pag-aralan mo mag-isa. Para pag dumating ang panahon na yon. Tama na. Baka hindi ko makayanan eh. Patayin nyo nga yan. Pare, patay mo. Bakit mo di-double cross ang grupo ni Mr. Chen? Ang tigas talaga ng ulo mo. Ang tagal mo na sa negosyo nito, hindi ka pa natuto. Problema ba yun? Ipalabasin natin ang mga pipidyugin pulis na yumari sa kanila. Ito, doble. Hindi ka pa ba natutuwa nito? Wala akong pakialam dyan. Kung ganyan ang takbo ng utak mo, hindi ka tatagal dito. Puro ka naman sisi. Parang ikaw lagi ang tama. Panay naman ang kabig mo. Huwag mo akong kakausapin ng ganyan. Bayaran lang kita. Ikaw! Bakit hindi mo siya sinamahan? Sabi niya, siya daw ang bahala eh. Kaya, pinabayaan ko na. Ano ba yan? Binabayaran mo ang trabaho ko. Hindi ang utak ko. Buhay namin nakataya dito. Ito nga, may tama, hindi namin madala sa ospital eh. Baka suyurin kami ng otoridad. Hanggang ngayon, nasa katawan pa niya ang bahala. Madaling gamutin yan. Saan ang tama mo? Dito, boss. Boss! Huwag, boss! Ngayon, alam mo na ang patakar ko. Tara! Betsy, my darling, guys! Welcome to the kingdom! Please come in, come in! Pasok kayo, tuloy lang dito sa box office every day! Oh, beauty! Ano ba naman yan si Boogie? Ang aga-aga, ang ingay-ingay. Nakakaya sa mga kapitbahay. Boy naman, masanay ka na sa kanya. Malaki rin naman ang naitutulong niya sa parlor eh. Baka mamaya, yan pa magpahamak sa atin. Anong ibig mong sabihin? Aba, hindi lang babae nire-rape ngayon, pati lalaki. Kapag ginawa niya yon, ako mismo ang bibitay sa kanya. Tanda mo yan. Kuya, alis ka na. Ah. Ba't nandito ka pa? Kailangan niya magtrabaho. Mag-iingat ka, kuya. Ikaw mag-alala. Sige, kumis ka na. Oh, kiss na. Oh, ikaw nang bahala sa kanya. Sige. Pwe, pambira naman kasama ba yan? Aba, syempre. Appetizer yan. Sa totoo lang, ito talaga si Boogie. Mga guys, ito ang pinakambueta sa araw ko. Boogie, pwede trabaho muna bago chismis? Kasi naman, alam mo naman, nag-emote pa lang ako. Sige, sweetheart.
Alis na ako. Ingat ka, ha? Kuya, aalis ka na ba? Take care, ha? Cause I care. Boogie, ha? Huwag mong sirain ang umaga ko. Baka maubos ang pasensya ko sa'yo. Kuya, baka ma-develop yan. But before anything else, kuya, may I ask a question? Ano ba ang latest issue sa kaso ni Madam Jojo Velosa? Ay, nako, Boogie. Hindi ganyang klaseng kaso ang hinahawakan na asawa ko. Napaka-chismoso mo talaga. Sige na, magtrabaho ka na. Boy, sinabi ko naman sa'yo, pagpasensyahan mo na si Boogie. Ewan ko ba. Napipiko na nga ako dyan, eh. Oh, eto pala yung pantanggal ko ng konsumisyon, eh. Halika. Nam, pakarga naman. Oo ba? Sweetheart, pakihawak. Uy, banak mo. Ang laki-laki na ni Adoy, ah. Pogi-pogi. Wapo. Bango-bango, may bata talaga. Uy, kiss. Cute. Kayo naman kasi ayaw niyo pang magalak, eh. Nako, Nay, gustong-gusto na ho. Hindi lang matsyempohan. Uy, boy, huli ka na sa trabaho mo. Pinanggigilan mo na naman yung bata. Kiss. Uy! Sombrero? Meron din ako yan. Sige, Nay. O, sige. Maraming salamat to, ha. Bye-bye. Sige, ho. Magkakaroon din tayo niyan. Boy, mag-iingat ka palagi, ha? Sige. Boy, huwag mo nang patulan yan. Kasi naman eh. O, sige na. Sige na. Madulas yung minomonitor namin. Eh, paano ngayon? Eh, sir. Sir. Hindi, pagtatsaga namin ngayon yun. Buluran. Buliliyaso daw ang operasyon nyo kahapon, ah. Ha? Kumusta na si Sarge? Buhay pa ba? Mangongolekta na ba kami ng pampalibing? Bingi ka ba? Anong sabi mo? Ang sabi ko, kung mangongolekta na kami ng pampalibing niya. Huwag muna. Saka na lang. Kapag ikaw na nilibing. Tantado ka! Ayusero! Sige, bumunot ka. Baka gustong pasabungin ko patok mo. Teka, Buluran! Cool ka lang! Nagbibiro lang naman ako, eh. Hindi magandang biro sa akin yun. Pangalian! Patama ka pa rin yun! Boy, tama na yan. Baka maihiya mo po itong baril ko. Kalawangin. Tara. Boy, konting lamig lang. Pare-pareho naman naramdaman natin para kay Sarge. Tama na yung ginawa niya, sir. Talaga mayayabang yung grupong yun. Sir naman. Huwag mo nang ginagatungan pa. Boy, huwag ka mag-alala. Hindi magtatagal. Masusukol din natin ang grupong tumira kay Sarge. Sir! Excuse me, sir. Alam ko na ako sa makikita si Ayong. O, Ana, tatandaan mo palagi yung bilin ko, ha? Lagi ka magpapakabait. Oo, ate. Naku, baka naman oo ka ng oo pagkatapos hindi mo naman sinusunod. Gusto kong tinapay, ate, kuya, gusto kong kape. Lahat ng gusto ko ay susindin nyo. Sinong mag-
Hoy! Umuwi ka pa! Halika nga dito! Ay, inay! Saan ka pa talaga nakatira? Kayo kasi, pinamimihasan ninyo ang anak ko eh! Sino pa talaga nanay mo, ha? Palagi ka nalang wala dito sa bahay! Lagi rin naman po kayong wala sa bahay. Kung marunong ka na ngayon sumagot, sino pinagmamalak ka ba ito? Gloria, huwag ka naman sanang ganyan. Hoy! Anak ko ito, wala kang pakalam dito! Sige, pasok, pasok, pasok! Huwag naman ka dyan! Magtahin ka, sige! Hoy! Teka muna, hindi pa tayo tapos! Kayo, ha? Gumawa kayo ng sarili ninyong anak! Huwag itong anak ko pinakikialaman ninyo! Ano ba? Ano ba gusto niyong bilhin, anak? Ice cream pa po. Ano? Ako rin po, tatay. Gusto ko rin po ng ice cream. Ice cream? Bili tayo ng ice cream. Pare, bigyan mo nga ng ice cream itong anak ko. Ilan ho? Dalawang ice cream. Anong flavor? Yan, yan. Ah. Sigurado ka bang yan? Oo, nagbago itsura. Ito. Ayos. Ayos. Oo, anak. Magkano? 4 na piso. Dago mo na sa plate. Salamat to. Alam mo, magugulangan mo ako? Buenas mo. Araw mo lang ngayon. Araw mo lang. Sa kulungan ng bagsak mo. Inay, bakit nila po inuulit si titay? Titay! Bakit nila inuulit si titay? Hiyam mo. Babawihan kita. Babawihan kita! Sir, nauwi na si Ayong. Dala ni Buluran. Nasaan? Nandyan. Naunahan na naman tayo ng buluran na yan. Tara! Sir, si Douglas Capistrano. Alias Ayong, ah. Police killer, ah. Tingnan natin ang tigas mo ngayon. Sige, kulong yan. Oo, oh, kulong nyo daw! Hindi pa tayo tapos, buluran! Sige na, sige na! Tandaan mo yan! Sige na! Yan, sige na. May bigote. Mabawian kita! Hindi pa tayo tapos! Uubusin kong pamilya mo! Tandaan mo yan! Sige na! Uubusin kong pamilya mo! Babalikan kita! Babawian kita! Makinig kayo mabuti. May magandang balita ako sa inyong lahat.
ang napili ng Eastern Rotary Club ng Maynila. The outstanding citizen. Walang iba. Kundi si Sergeant Buluran. Sana magsilbi itong inspirasyon sa ating departamento. Congratulations, boy. Thank you, sir. Hap-hap! Hooray! Alba! Hooray! Hap-hap! Hooray! Hap-hap! Hooray! Oh boy, bakit ngayon ka lang? Akala ko pati ikaw ay nadalin eh. Oo nga pala. Kumusta na nga pala si Sarge? Alam mo, pag nagkaroon ng ganyang bulilyaso at may naparil na pulis, lulubog mo na yun. Huwag na tayo magsisiyan. Kailangan mabalik ko sa kanya ang tinggang iniwan niya sa katawan ni Sarge. Kailangan ko si Brandon, ang buong grupo niya. At saka, alam mo, Buluran, mahirap mag-ukay. Kinakailangan ko ng maraming piko at pala para makuha ko. Itatawag ko na lang sa'yo. Kailan? Woo! Huwag kang masyadong apurado. Delikado rin ang buhay ko. Kailan? Huwag kang mag-alala. Sa lalong madaling panahon, itatawag ko sa'yo. Sir, dinadaya ka yata. Call. Mabilis na ka man. Dinadaya mo ako, ha? Dinadaya mo ako, ha? Hindi ka nga dito! Dinadaya mo ako, ha? Hindi kita dinadaya. Parehas ako lumabal. Parehas-pareha! Sika lang, ha? Ito. Walang parehas-pareha sa akin! Kailangan, parati akong nananalo dito. Ha? Kilala mo ba ako? Hindi. Anak, ako nang mayor dito, ha? Konti lang eh, pare. Baka pwede natin pag-usapan to. Ano pag-usapan? Tayo ka lang dito. Partner. Awatin ko muna. Nabubugbog na eh. Partner, easy lang. He's not even worth it. Baka majaja tayo nyan. Magagalit si Erpat. Swerte mo! Ayoko na makita pagbumuha mo dito, ha? Bye-bye. Kawawa ka naman. O ito. Palato mo. Community Service Awardee. For meritorious performance in the line of his official duties in Metro Manila, Police Sergeant Pedro Buluran. Thank you. Congratulations.
last but not the least, Businessman of the Year awardee, in recognition of his ongoing commitment to civic work in Metro Manila, Mr. Miguel Dizon. Congratulations. Thank you. Thank you. Congratulations. Salamat. Salamat din po. There you have them, ladies and gentlemen. Our five outstanding citizens of the year awardees. Ladies and gentlemen, let's all give them a hand. Mare. Salamat, Boy. Maraming salamat. Halina muna kayo. Mare, kumusta na si Sarge? Wala pa rin pagbabago. Pinaubaya ko na sa itaas ang lahat. Tanggap ko na kung ano man ang mangyayari sa kanya. Sarge, alam ko nakikinig kayo. Huwag kayo mag-alala. Hindi ko kayo pababayaan. Pati pamilya niyo. Malaki utang na loob ko sa inyo. Mare, huwag kang magsalita ng ganyan. Huwag kang mawawala ng pag-asa. Kung ano man yung maitutulong namin, sabihin mo lang sa amin. Sino pa bang magdadamayan kundi tayo-tayo rin? Hindi ko makakalimutan ang mga tinuro niyo sa akin. Para maging matatag, matibay, at malinis sa lahat ng pagsubok. Lalo na sa buhay ng isang pulis. Ang mga pangaral na to, maraming maraming salamat, Sarge. Narito ang medalya ng karangalan at kagitingan na natanggap ko. Alam kong kayong karapat-dapat na tumanggap nito. Sa ito, Sarge. Sarge? Sipat! Utok! Sipat! Utok! Tanggal! Sip!
Boy, nakikiramay ako kay Sarge. Salamat. O ano? Anong balita? Alam ko na ang pugad ng grupo ni Brando. Maliwanag pa sa sikat ng araw. Aboy, baka kailanganin mong tulong ko. Anytime, wala kang problema sa akin. Kaya ko pa naman eh. Sige. Oops! Isang tip. Maraming antena sa loob. Mag-iingat ka. Sir, walang tao dito. Sir, tama ang tip sa akin. Meron ng radar sa loob. Hindi bale. Sa susunod, sisiguruhin natin timbog na mga yan. Ha? Hinip-hinip nga po eh. Nakakaawa nga po eh. Pero, don't worry sir. In-entertain ko maigi. Pinilatong ko. Eh, nasan? Ay no. Ma'am? Good morning, ma'am. Sir, sir. Teka, ba't nandito ka? Ang sama kasi ng kutubo kagabi. Hindi ako mapakali. Simula nang mawala si Sarge, lalo ako nag-alala sa'yo. How sweet naman. Nakakagito mo kayo, sir. Sige na. Sir! Magtrabaho ka na. Partner, ayos ba? Partner, alam ko, type mo yan. Matcher!
Po. Boss, ano po yun? Sino yung makyat? Ah, si Pimit po. Bakit ba? Pabayaran ka naman ah. Hindi kasama sa trabaho ko yan. Pare, okay to ah. Kumbaga sa Blacklock, tabi yung sbong. Fresh na fresh. Dali mo dito. Boss, problema po eh. Anong problema? Eh, nakatable sa ano yung congressman. Kung gusto nyo, pagkatapos na pagkatapos, ibibigay ko sa inyo kagad. Congressman! Ganun ah. Boss, sandali po. Eh, tumahimik ka. Panood ka na lang. Nandiyan ba anak ni Congressman? Nandiyan. Ano ba pangalan mo? Pakinggan mo! Ikaw ba anak ni Congressman? Oo, bakit to? Anak ka lang ng Congressman. Anak ako na senador. Huwag kang babunot. Tutuluyan kita. Ano? Halika! Tumama ka sa akin! Ano bang kailangan niyo sa akin? Saan po ako dadalhin? Sa langit. Sinusubukan mo ako. Sinusubukan mo ako. Hindi mo ako kilala. Ha? Anong gulo yun? Tara, tignan natin. Tiga. Talagang gusto ko, di ba? Sumpatin kita! Yung pala eh! Magkakasundo tayo! Naman. Oo, ang sarap-sarap. Sulit na sulit. Huwag kayong mag-alala. Ikukwento ko sa inyo mamaya, blow by blow. Pare, sandali lang. May namumulit na naman eh. Magkita tayo mamaya. Sige. Ang kukulit naman talaga dito. Walang kadala-dala.
Ano kailangan mo? Pulis ako. Pulis lang pala eh. Anak ako ng general. Umis ka na nga, sipi! Umis ka na! Anak ng general, ha? Anong pinagbabalaki mo ngayon? Saan lugar ka dinala? Sa Hilby Hotel ho. Anong oras? Alas 10 ho. Saan ang investigation? Doon po, sir. Doon po. Doon po. Sino bang in-charge dito? Ako. Bakit? Buluran? Mr. Dizon? Ikaw pala may hawak ng kaso ng kapatid ko. I'll handle this, Mr. Dizon. Sure. Ito bang complainant? Oo. Alright. Ang mabuti pa. Pirmahan mo na itong mga papeles para wala ng problema. Para maayos na lahat. Teka, sandali lang. Sino ka ba? Masyado ang agresibo. Abogado ko yan. Siya ang aking representative. Si Attorney De Hilo. Attorney De Hilo? Hindi kaya mahilo mga nagre-reklamo sa ginagawa mo? Para sa'yo rin naman yan, buluran eh. Kapag pinalampas mo ng more than 8 hours ang detention ng kliyente ko without filing any charges, malilitigan ka. Masasabit ka sa kasong illegal detention. Wala pang 8 oras eh. Eto nga eh. Kinukunan namin ang statement ng biktima para ma-file kagad sa piskalya. Huwag mo nang paikuti pa. Weekend ngayon. Walang pasok bukas, dadaan pa linggo. Aabuti na more than 48 hours ang kliyente ko sa pagka-detain. Alam ko na style yung yan. Gumawa ng katarantaduan ng kliyente mo ng weekend. Wala akong magagawa kung makukulong siya hanggang Lunes ng umaga. Buluran, tapusin na natin tong kasong to kagad kung pwede ngayon. Alam mo naman ako, fast worker ako. May pangalan ako, at alam mo yan. Meron akong reputasyon na dapat kong protektahan. Pareho lang naman tayo. Ang may reputasyon na pinoprektahan. Di ba, Mr. Dizon? Pwede bang makita ang kapatid ko? Alex. Sir. Miss? Oh, Attorney De Hilo. Ayan ka na naman eh. Hindi lang yan ang kaso sinampanan ng kapatid ni Mr. Dizon. Tungkol doon sa barel, kumpleto ang papeles noon. Nandiyan ang mission order, ang lisensya. Bakit gusto mo makita? O nga pala, nakalimutan ko. Anak pala siya ng general. Oh, Sarge. Pasensya ka na. Alam mo naman yung mga bata ngayon. Mahilig sila mag-name drop. Hey, bro! Just in time! I knew I could always count on you! Dex! Mr. Dizon! Huwag kayo makikailan dito! Mr. Dizon! Tarantado ka talaga! Sir! Sir! Teka! Tama na! Huwag ka bagay ng buluran! Tama na! Miss, pirmahan mo na ito. Para maayos na lahat. Para wala na problema. Hindi ka ba nag-iisip? Ito na bang kahihiyan na bibigay mo sa akin? Ayusin na lang natin. Pirmahan mo na. Akong bahala sa'yo. Baka mamaya kami pagkamalang gumulpis na kapatid mo eh. Eh, tarantado to eh! Tama na yan, sabi! Respetuhin niyo opisina namin! Mr. Dizon, okay na, wala na problema. Pumirma na ang complainant.
Pilib ako sa attorney. Tumalikod lang ako sandali. Nabaliktad mo na mundo. Wala tayong magagawa. Pumirma na. Ang gulang mo talaga. Miss, sigurado ka ba sa desisyon mo? Wala namang mangyayari. Baka madyaryo pa. Ang alam nila, nasa Kuwait ako. Hindi nila alam. Naloko lang ako ng agency. Kaya napilitan akong pumasok sa club. Para makapagpadala ng pera. Salamat, Buluran. Tandaan ko to. May utang ako sa'yo. Wala yun. Lahat na nagkakautang sa akin, kinakalimutan ko. Hayaan nyo, sir. Tatawag din yun. Kami nilalakad lang. Net. Mabuti pa siguro. Umuwi ka na ng probinsya. Hindi pwede. O nga pala. Alam ko na story ng buhay mo. Huwag ka mag-alala. Hahanap kita ng ibang trabaho. Salamat. Naku! Ano yan, ha? Ah, eh. Yan nga! Yung lipstick sa kamo, nag-moonlighting tano. Ano pa? Nakachempo ka sa iba, no? Ano pa? Umigil ka nga dyan. Naku, nakita mo na, sinisigawan ka na. Ba't mo ako sinisigawan? Hindi ka sinisigawan ko, itong baklan to eh. At sige, di pala ikaw, ako. Para to lang eh, pinagsisilosan mo. Anong gusto mo, matuwa ako, ganon? Hindi na kayo nakakatuwa. Ano ba talaga yan, ha? Saan ang galing yan? Meron kasi yung inisikaso eh. Inisikasong ano? Yung babae kasi. Kita mo na, mayroon siyang girlish! Babae? May babae ka nga! Hindi, yung babae kasi inabuso. Kaya tinulungan ko. Kawawa naman eh. Kaya, natuwa sa akin. Kaya ito, inalikan ako. Sigurado ka ba halik lang yan? Baka naman may karugtong pa yan, ha? 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 Ang puso, tingnan mo. Baka may powder. Taas mo yung t-shirt mo. Bakit ba napapadala ko baklang yan? Taas mo yung t-shirt mo! Sweetheart, makinig ka sa akin, ha? Yang ganda mong yan, yang sexy mong yan, pagpapalit pa kita. Chika! Aray! Bakit naman? Masyado kang vulgar. Masyado kang manyakis. Pwede naman bumili ng babae. Ba't kailangan pang daanin sa paggagahasa? Mas masarap kasi yun, eh. Mas may thrill. Oh, may thrill! Eh kung ipakulong kita ngayon, may thrill din yun. Brother naman, nakalimutan na yata ang pinagbili ni Mami. Ay, hindi mo ako papabayaan, di ba? Hindi mo yata ako mahal. Kayo, kung gagawa kayo ng kalokohan, siguruduhin ninyo na hindi kayo masasabit. Mabuti na lang, nandyan si Torte, kundi natuluyan kayo. It's no big deal. It's my job. That's why I'm here. Dexter, kung may problema ka sa susunod, dumiretso ka na sa akin. Attorney, huwag mo masyadong konsentrate ng mga bata. Kaya lumalaki ang mga ulo ng mga yan. Halika nga rito, Dex. Oh, talaga. Ayan, tinututuo mo na naman. Masyado mong tinututuo ang pag-upak sa akin sa presinto. Sakit-sakit. Para maniwala sila na hindi kita kinukonsente. Taxi! Ah! Taklolo! Taklolo!
ho, hindi ho. Nasak na ka ba? Dadami ka sa ospital. Huwag na ho, huwag na ho. Ang loob mong pumasok dito, ah. Pare, pulis ako. Ang kailangan ko lang yung snatcher. Hoy, wala akong pakialam sa'yo kung pulis ka. Bata ako to, eh. Madadala mo lang to kapag nakalatag na kami sa simento. Ah, ganun. Subukan natin. Sarento Buluran, WPD. Sir? Sige, damputin mo na mga yan. Ang dami naman yan, sir. Kaya mo yan. Teka, mayroon pa siya dito. O ikaw, huwag kang magtago. Andiyan ka lang pala. Pinahirapan mo pa ako. Sige! Sige na. Wala nga rito si Buluran eh. Si Tinyete Menis to. Ano ba kailangan mo? Ho? Sigurado kayo? Si Boy Molo kinakita nyo? Akin na kaya. Sorrento Suarez to. Sino ka mo nakita mo? Si Pedro Manok? Sigurado ka? Saan matatagpuan niya? Darating kami. Oh no, malay pa ba? Malapit ako, sir. Kanina pa tayo ikot-nangikot, ah. Ito, malapit na shortcut, eh. Sir, sigurado mauna natin si Buluran nito. Oo nga, no? Aga ko, niloloko mo lang. Malilitin ka sa akin. Tayo na! Sir, dyan nakatira si Boy Manok. Siguradong pera to. Malaki patong nito sa ulo. Diba, diba tayo? Happy ka pa nila? Natungan, ako pa. Kina kayo, ha? Paikutan natin. Baka makataas pa to. Kayo, doon kayo. Saki, sir. Ha? Ako? Doon! Huh? Kasi na, baka makataas pa yan! Kasi
Sir! Walang tao dito! Sir! Tinagot tayo ng hayop na yun. Mukhang natitigil na naman tayo. Hayop na pedong manok na yan. Nakalipad na naman! Sandali lang, ha? Waiter! Halika! Sir, si Buluran. Bakit nandito yan? Ewan ko. Pare, mukhang napalaban kayo, ha? Oo! Inaantin namin si Pedro Manok. Tumalun sa bintana. Hinabol namin. Pinaputukan! Tinamahan! Nahulog sa ilog! Inalog ng bangkay! Butas-butas nga katawan niya! Di siguradong gutom na kayo. Waiter! Sir? Kunin mo yung order nila. Opo, sir. Ito na yung bayad. Opo, sir. Tago mo na yung sukli. Sobra na yan. Thank you, sir. Okay? Sandali lang po. Kukunin ko lang yung menu. Okay. O, sige na, pare. Mauna na kami, ha? Pare, halika na. Yes, sir. Sir, okay naman pala si Buluran, ha? Makitang tao lang yan. Gusto lang mati sa komisyon. Huwag mong bibigyan, sir! Natural, ako pa! Siya nga pala, si Pedro Manok. Sige, ha? Sige. Una-unaan lang yan. Sinunod lang yun. Wala na naman! Ginagago na tayo niyan, ha! Naiinip na kami! Sir! 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 Nagmukha na si Hitler! Sino? Sino ba? Eh, yung... Grupo ni Suarez. Akala nila, sir. May isa nila ako. Sir. Saan naman pagiging tingyente ko, sir? Kayo pagkalis na pagkalis sila, sir. Tumimbre ka ganoon sa inyo. Kita nyo, sir. Kayo nakahuli kay Manok. Eh, di nagkaroon pa ako. Eh, kung sila. Buong kailangan ko, sir. Ikaw talaga, oh. Paano kung upakan ka naman ngayon? Ako, sir, upakan. Kayang-kaya ko naman ngayon. Hindi upra sa akin yung mga yun! Sa'yo na lang nilagayaan akong bakbakan! Pagbubuhol-buhulin ko yung mga yun, sir! Alam nyo, sir, pag nakita nyo yung tura ng mga yun, parang mga manok, na di mapaitlog! Parang ganito, sir, oh! Walang ilahanok, sir! Pinatulan lang ako, Deka, sir! Pare. Ikaw pala may kagawan nito, eh! Niloko mo kami! Kuli niyan! Deka, Suarez, sandali lang! Dali niyan! Pare ka! Relax ka lang! Hindi ka na mabiro ng tao, eh. Huwag kang makikialam dito, Buluran. Pinaminiyasa mo itong janitor, eh. Ay! Wala na pala. Ah!
natin naman ata ipin ko. Watch! Kung sasuntukan magaling ka, tignan natin sa barel. Isang bala ka lang. Uwi mo, Suarez! Gusto mong tayo-tayo magkatapusan na. Kaya nasisira ang pangalan natin mga polis dahil sa mga katulad nyo. Baka gusto nyo makarating sa taas to para masuspindi kayo. Kayo! 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 Pare mo! Sige! Halik kayo sa pwesto! Yes! Ang galing talaga ni Bossing! Malang-mala sa akin! Yes! Boy, ang sabi ko naman sa'yo, konting lamig lang. Sir! Ang galing niyo talaga, sir! Hindi niyo pala nakakalimutan yung mga tinulong sa inyo, sir! Ano? Sa akin, sir! Mayimik ka! Sige, pag-usapan natin. Yes, Mr. Santiago. Basta tibigay mo lang sa akin ang business proposal, pag-aaralan ko, I'll give in touch. Hold on. Sir? Oh yes, hold on. Sino? Mr. Ariston wants to see you. Ha? Mr. Ariston. Mr. Santiago, I'll have to get back to you. Yes, thank you. Oh yes, please come in. Dala mo kami ng kape. Coffee? Sure, black please. Black. Yes, sir. Thank you. Maganda pala ang opisina mo. Malaki. Ano ka? Gago! Hindi ba sinabi ko sa'yo huwag kang pupunta rito? Nilalagay mo ako sa peligro! Ikaw ang gago. Bakit? Wala ba akong karapatang pumunta rito? Kung yung aso, pinapapasok mo rito, ako pa. Anong aso? Wala naman akong aso ah! At huwag na huwag mo akong kausapin ng ganyan! Excuse me, sir. Yes, Agnes. Your coffee. Oh, thank you, Agnes. Pakiligay mo lang dyan. Mr. Ariston, your coffee. Thank you, You're Agnes. You're welcome, sir. Ano ba talaga gusto mo mangyari? Mr. Ariston pa ang ginamit mo. Baka gusto mo ipa-aresto kita kayo? Gawin mo. Sabit ka rin. Nagkakasungay ka na. Kung hindi dahil sa akin, wala kasi natatayuan mo. Mr. Dizon. Yes, attorney. Is there any problem? No, it's all right. Nothing that I can handle. Okay lang. Eh, pinag-uusapan lang kami ni Mr. Ariston tungkol sa isang business proposal. Proposal? For what? Pinag-uusapan pa lang namin. I'll just have you updated. It's all right. You can leave us. Sir. Please close the door behind you. Okay. Ano ba talaga ang problema? Pera. Wala akong panggastos. Bakit? Anong ginagawa ni Suarez? Ang kay Pedro, kay Pedro. At ang kay Juan, kay Juan. Anong kinalaman ni Suarez sa usapang ito? Si Suarez lang ang makakatulong sa mga pangangailangan ninyo. Ang hina talaga ng sentido kumon mo. Gusto mong mahalata tayo na involved sa atin si Suarez? Natural hindi. Ikaw ang mahinang sentido kumon. Bakit? Magkano kailangan mo? Doblehin mo yung dati. Doble? Yan. Pagkasyahin mo. Mama!
tinupad ko na ang pinag-usapan natin na itatakas kita. Ngayon, kailangan to pare mo rin ang katapat ng usapan natin. Bigyan mo ako ng 1 linggo. 2 araw lang! Kailangang mapatay si Buluran! Paano nangyari? Paano nakatakas yun? Sir, pabilis akong pangyayari. Nabigla ang mga tauhan natin. Sir, alam na alam nila kung saan dudukuti si Ayong. I want to know who's behind this. And I want them behind bars. Malaking kahihiyan sa ating departamento. Sige, alis na kami. Bye-bye. Ikaw na, bahala kay Ana. May anak ka pala. Take care. Bye-bye. Brother, ba't din lang mo ako dito? Ang init-init. Ang alik-alikabok pa. Hindi bang gusto mo ng trabaho? Liga. Boss, ano bang bagong negosyo itong pawa ko mo kay Dex? Dex, ito ang bagong negosyong ipapahawak ko sa iyo. Anong klaseng negosyo? Buksan mo. Ito mga pare na to. Gun running. Hindi ba yan ang hilig mo? Puro high-powered. Kursanada ko to, brother, ah! Sa'yo na yan. Ang mga baril na yan, in-order sa ating yan. Binibenta natin, pero hindi pang koleksyon. Lahat ng mga crates na to, puno ng baril. Ibabiyahe lahat yan. Magkikiran! Sandali lang! Uy! Sandali. Ayong! Nandito na ako. Mabuti dumating ka, kundi papatayin ko ang anak mo. Para maramdaman mo kung gano'ng kasakit ang naramdaman ng anak ko. Sir, kanina pa kayo nintay. Sige na, ako kailangan ito. Sinila mo pagkatao sa kanila! Ang taas pa naman ang respeto nila sa akin! Paano nire-respeto ng anak ang ama niyang kriminal? Hindi ako kriminal! Sa mata ng mga anak ko, negosyante ako! Sa mata ng mga anak mo! Pero ang totoo, mamamatay tao ka! Police killer! Ayop ka talaga, Buluran! Hindi lang magkatao ko ang winasak mo! Pati ulo ko! Sinisira mo! Nakikita ko nga, may side ka na! Talaga sinusubukan mo ako, ha? Mapatay ko na to! Tutunasin ko na ang anak mo! Ayaw, makinig ka! Meron kang hindi naiintindihan. Hindi mo ako maisan, Buluran! Hindi mo ako maluloko, Waisto! Sandali na! Hoy! Asan ang anak ko? Ha? Hoy! Tarantanong tumatawag mo anak ko! Ano nga yan? Sandali, sandali! Bumitawan mo ako! Huwag ka maging kailan diyo! Ano ko nito? Delikado dyan! Baka mapahama ka ba? Bitawan mo ako! Hoy! Ikaw ah! Bitawan mo ang anak ko! Bitawan mo ang anak ko! Anak ito ni Buluran! Teka muna! Kailan pa nagkaroon ang anak ni Buluran? Gloria, huwag ka naman magulo. Baka lalo mo pahamak yung bata. Ano? Kasalanan ko pa? Ako pa ngayon na magulo? E nananahimik ang anak ko sa bahay. Kinuha ko mo. Pagkatapos ngayon, eto nangyayari. Paano? Pinapabayaan mo. Lagi mo na iiwan sa bahay. Wala kang pakialam kay
sinasabi ko man to. Teka, sandali. Yan? Ha? Ano ba? Ikaw, Gloria, kanina ka pa. Tumunodak na akala na siguro hindi kita urungan. Tama na sabi. Ito ba ang sinasabi niya? Oo. Mismo. Madili mo sinabi sa akin. Eh, paano ko naman nasabihin sa'yo? May nakasalakak sa pipig ko. At saka yun naman nakasuko sa'yo sa'yo kanina pa eh. Tumigil ka! Naku, may mga pulis. Baka sa patalyo na pulis yan. Scoop, mess, what pa? Tumahimik ka! Tama na! Hi! Mga Chen! Tama na! Tahimik! Nagsitigil kay Yis! Saan ka ba? Hindi po, kuya. Halika na. Sir. Pasensya na kayo. Akala ko anak yun ni Buluran eh. Bobo! Tanga! Wala pang anak si Buluran! Paano ngayon niya? Alam na niya may dumukot sa'yo. Tsak, ako agad ang papasok sa utak niya. Hindi na magkakaroon ng pagkakataon para kumprontahin ka pa niya. Bigyan mo pa ako isang pagkakataon. Isa na lang! Ulul! Wala ka ng pagkakataon. Baka mahuli ka pa uli. Kumanta ka pa. Naniniguro lang ako. Pare, tagal mo ah. Pare, hulaan niyo kung sino nakita ko. Sino? Si Crying Lady. Ano? Sigurado ka? Oo, kitang-kita ko. Partner, action to, partner. Action to. Payback time. Yeah. Pala may hawak sa kaso ng biktima. Sige, salamat. Sir, multiple stab wounds at sirang hymen. Tanda ng ginahasang biktima. Talagang hindi bubuhayin. Buti na tagpuan pa ang bangkay. Boy, mayroon ka na ba suspect? Ha? Ha? Hello?
Sino ka? Sir, nandito na hinihintay nyo. Alam niyo na kung anong gagawin ninyo. Tandaan nyo, lumpuhin lang. Huwag nyo papatayin. Sasabi tayo dyan. Maganda nangyayari. Ano? Kaguluhan to, Buluran. Sa mismong pamamahay ko. Kailangan sumama sa akin ang kapatid mo. Meron siya dapat panagutan sa batas. May warang na baras ka ba? Don't give me that shit, Buluran. Alam ko yung style nyo. Iimbitahin nyo, kakausapin nyo, at pagkatapos, isasalvage nyo. Hindi kami tanga. Hindi ganun ang style ko, attorney. Oh, come on! Para kang torong pumapasok dito, umuusok ang ilong. Pagkatapos sasabihin mo, wala kang intensyon? Tama na, Tony. Buluran, kilala mo ko. Isa akong respetadong tao. May dignidad. Ba't ko papayagan ng kapatid ko na pag-ala-gala para kumatay ng isang tao o isang babae? Patunayan mo lang na siya ang kriminal. Ako mismo magpapakulong sa kanya. Eh, sayang naman yung medalya at saka yung plaki na pareho natin tinanggap. Kung susuportahan natin ang mga ganyang klaseng tao. Patunayan mong hindi ka konsintidor. At patutunayan ko sa pagkakasala ng kapatid mo. Sa legal na paraan. Mamang pulis. Personal na yan, Lura. Nire-respeto ko ang pagkakaibigan natin. Magkaibigan tayo, di ba? Hindi kita kaibigan. May araw ka rin sa akin. Brando, may krokis na si Buluran. Sinusundan niya mula kay Ayong, papunta kay Suarez.
Pati si Dexter hindi na tinitigilan. Palapit na siya sa akin. Bago siya makarating sa akin, kailangan mapatay na siya. Yun ang trabahuhin mo. Huwag mo akong apurahin. Nagpapakondisyon pa ako. Bakal ang puso ng taong gusto mong ipapatay. Hindi siya basta-basta. Wala akong pakialam. Ang importante, mapatay ang buluran na yan. Ano ba nangyayari sa'yo, buluran? Tumawag dito ang abogado ni Mr. Dixon. Para ka daw Gestapo na dumating doon sa bahay nila at gusto mo hulihin ang kapatid ni Mr. Dixon. Hindi ko pinapayagan ang mga tauhan ko na basta na lamang manghuli o mangraid nang wala man lamang search warrant o warrant of arrest. Buluran, kung gusto mong tumagal sa pagkapulis, baguhin mo sistema mo. Huwag mong hayaang masilipan tayo na ikasisira ng ating departamento. Hoy naman, bigyan mo naman akong panahon para magpahinga. Hindi ka magpapahinga hanggat hindi mo na ibibigay ang impormasyon na kailangan ko. Eh, sino ba gusto mo trabahuhin ko? Ang grupo ni Dexter? O yung grupo ni Brando? Pareho. Kung sino unang ituturo mo sa akin, uupakan ko. Hi! Pwede ba magpatrim? Follow me! Sit down and sit. Sit and relax. And I'll take care of you. Akala ko ba magsasara ka na? Aba, sayang din naman to. Total, wala pa naman ang juwawi mo. Dagdag earning din to. Di ba, handsome? Darating na yun at syak na magagalit yun kapag nadatnan niya bukas pa tong parlor. Bakit? May problema ba? Babalik na lang kaya ako. Patay ka muna. Ang lahat ng problema may solusyon. Kung dumating mo si Superman, ako na si Batman at ikaw na si Robin to the Batcave. Proceed to the fire escape, di ba? So, don't face your problem if the problem is your face. Hindi na ba kasi siya kikot? Naku, ayun na si Boy, lagot ka! Ha? Ano? Wrong timing! Diyos ko naman to si Kuya, kailan, diba? Kontra data sa buhay ko! Bakit maliwanag pa? Hindi ba kayo nagsasara? Ay, kasi ano, kakalinis lang namin. Ang dami namin naging customer kanina. Siguro dapat maghapunan na tayo. Maghahain na ako. I'm sure pagod na pagod ka na. Hello? Boy! Jackpot! Ito na ang matagal kong pinakahihintay. Alam ko na kung saan mapapako si Dexter. Siguradong dito. Sigurado ka? Sentensyado na siya. It's all yours. Salamat. Thank you.
Ano yun? Putok yun ah! Pinasok tayo! Ito kayo! Nandito ako. Pagbabayaran mo lahat ng kasamaang ginawa mo. At sisiguraduhin ko na mabubulo ka sa bilangguan. Buluran! Talagang sinusubukan mo ako ah! Nakalimutan mo na ba na kaya kong baliktarin lahat ng pangyayari? Kilala mo ako, di ba? Bakit? Sino ka na ba ngayon? Anak ng presidente? Sinayin mo ang buhay mo. Anak ka ng weteng. Bakit hindi ka man lamang tumawag ng backup? Sir, wala na yung oras. Tsaka isa pa, baka makawala. Baka makawala! Lumalabas tuloy na problema pa mga biktima! Masyado mo yata pinipersonal ang Dexter Biso na yan. Boy, alam mo ba? Hindi lang isang kaso isinampa sa'yo. Paano mo lulusutan yan? Sir, lumalabas ang tuloy na pagkatao ng Mr. Biso na yan. May sapat ka bang ebidensya? Sa ngayon, wala, sir. Pero tinitiyak ko sa inyo magkakaroon. Pati sarili kong kapatid, pinatay niya! Pagbabayaran niya ang lahat! Hayop na buluran na yan! Ihanda akong demanda. Anong demanda? Ako mismo ang hahatol sa kanya! Kung ganyan palagi, magkakasundo tayo. Akong bahala ron. Diskarte ko yun. Basta siguruhin mong pera ko. Ano sabi ni boss? Ano pa? Eh di may tatrabahuin ulit tayo. Yan ang gusto ko. Aksyon! Boy? May problema ba? Ha? Wala. Kilala kita kapag wala kang imig. Iniisip kong kaligtasan niyo. Bakit? Ano nangyari? Ibang klaseng tao na kabangga ko. Baka pati kayo, madamay. Mabuti pa siguro eh. Doon ka muna sa nanay. Paano si Ana? Hindi ko siya pwedeng iwan dito. Sinong titingin sa kanya? Hindi natin siya pwedeng sama. Baka mamaya, lalo magwala ang nanay nun. Kawawa naman yung bata. Tayo na lang ang inaasahan niya. Andrea, hindi natin siya anak. Wala tayong karapatan sa kanya. Kuya, ate... Ako bang pinag-aawayan nyo? Ana, hindi naman kami nag-aaway eh. Inaalala lang namin ang magiging kinabukasan mo. Huwag niyo na po akong intindihin, ate.
kaya ko na po ang sarili ko. Sanay naman po ako nag-iisa eh. Tsaka alam kong babago din si inay. Lagi ko po yung pinagdadasal. Ana, ito tandaan mo. Kahit anong mangyari, hindi ka namin papabayaan. Hindi mawala sa isip ko na parang ako ang pumatay sa kanya. Patatahimik lamang ako kung mapapatay ko ang hayop na yon.
Saan ang lakad mo? Ha? Buluran! Liga! Nasaan si Brando? Hindi ko alam! Hindi mo alam! Nasaan si Brando? Hindi ko talaga alam! Sabihin mo kung nasaan si Brando! Matagal na akong biwalay sa grupo nila! Nagsasolo na ako ngayon! Taputin mo yan! Taputin mo! Ayaw mo! Hindi ako mapatay ng tao walang laban! Taputin mo sa akin! Ayoko! Hoy! Ayoko, sir! Ayoko! Hoy! Salamat at kahit papano, nakatikim ng pagmamahal si Ana galing sa inyo. Kahit papano, nagkaroon siya ng pangalawang magulang. Napamahal na rin sa amin si Ana. At masakit din sa amin ang pagkawala niya. Alam kung mahirap tanggapin ang nangyari kay Anne. Pero nasisiguro ko kung saan man siya naroon, masaya siya. Andrea, mabuti na nakakasiguro. Dito alam kong ligtas ka. Pero paano ka na, boy? Baka mapahamak ka. Hindi ka nila titigilan. Alam ko. Kaya kailangan tapusin ko na ito. Basta ipangako mo lang sa akin na mag-iingat ka. Pangako. Babalikan kita kagad. Andrea! Halina kayo sa loob at takanda ng pagkain. Malayo pang babyahin ni Boy pabalik ng Maynila. Anog? Yes, sir? Ikaw na muna ang bahalang tumawag rito. Arreglado, sir! Investigation.
Sino to? Bakit ka tumawag dito? Pinatawag ako ni boss. Alam mo naman mainit ngayon. Parang aso na ulol na sa bulunan. Mas mauulol si Mr. Dixon dahil sa pagkamatay ng kapatid niya. Kaya kailangan pumunta ka rito. Gusto niya tayo makausap. Saan? Sa lumang factory ni Mr. Dixon. Huwag mo sabihin hindi mo alam ito. Alam ko na. Hindi ako tanga. Ngayon na. Darating ako. Kung hindi ka sumablay, wala na sana tayong problema. Bakit ikaw? May nagawa ka? Gumamit ka pa ng killer. Katulad mo rin walang binatmat. Inaasan mo ba ako? Gusto mong ikaw ang tapusin ko? Kanina pa ko'y daldalan ng daldalan eh. Para kayong mga parot. Tapusin nyo na! Ibaba niyan! Para kayong mga babae! Ba't di pa kayo magsama? Nang madali ang pagpatay sa buluran niyan! Hello? Uy! Sir? Pakinig ka mabuti. Ito na pinakahintay natin. Kompleto sila. Si Mr. Dixon ang pinakautak ng sindikato. Nasa kayo, sir? Nandito sila sa... Sir? Ang gusto kong mangyari, mabasa ko sa dyaryo na sabog na ang ulo ng headhunter na yan. Naiintindihan nyo ba? Nando! Aso, gumagala! Mega Pompal! Sige! Sino to? Body-body ni Buluran. Ayop ko talaga, Suarez. Tama ang inala ko sa'yo. Kailangan tapusin natin to. Baka sumabit pa kami. Huwag muna. Baka naitimbre na tayo niyan. Hindi mo ginagamit ang kukote mo. Hindi na kayo mahihirapan hanapin si Buluran. Dahil siguradong darating yun dito. Sasalubungin nyo. At kung sino man na makapagdadala sa akin ang ulo ni Buluran, bibigyan ko ng malaking kabayaran. Sir? Swerte ka at umabot ka. Hindi pa namin siya nagagawang pulutan. Hindi mo ba alam? Ang laki ng patong ni Mr. Dixon sa ulo mo. Ang tigas kasi ng kukote mo eh. Hindi ka marunong sumabay sa agos. O paano? Hanggang dyan ka na lang. Wala ka palang sinabi. Yun ang akala nyo. Pare, tapusin na natin yan. Thank you.
Diyan ka lang. Sir, tinyente, baka naman pwede natin pag-usapan to. Wala naman tao, walang nakakita sa akin. Hindi ako katulad mo. Pananagutan mo ito sa batas na sinira mo. Sige! Bakit! Ano, wala pa sila? Wala pa ako, sir. Alak na, sir. Attorney, I want you here as soon as you can. Ngayon na. O sige, attorney. Okay, Frank. Ba't ang tagal nila? Darating na yun, sir. Ano nangyari? Patay na ba si Buluran? Ano nangyari? Chris! Nandito si Buluran! Buhay pa siya! Hanapin mo! Gawan mo ng paraan!
kung ano, hindi ka pa kami kilos dyan. Ano? Nandito ako. Buhay na buhay. Buluran. Magkaibigan tayo, di ba? Magkakilala lamang tayo. Hindi magkaibigan. Alam mo ba kung anong nilalaman nito? Milyones. Ayan. Para sa'yo yan. Kalimutan na lang natin lahat. Hindi man tayo magkaibigan. Hindi rin tayo nagkausap. At hindi rin tayo nakita. Kunin mo na. Bago namatay si Sarge, ibinigay ko sa kanya yung medalya at tinanggap ko na may kasamang pangako. Pati yung batang walang malay, dinamay nyo. Ipinangako ko sa kanila na hindi ako titigil hanggat hindi gumugulong ang ulo niya sa lupa. Papatay ka ba ng taong walang laban? Lalo na kapag nakatalikod. Sinabi ko na sa'yo, Buluran. Kunin mo na yung pera para matapos na ito. Minsan lang dumating ang ganitong magandang pagkakaroon. Huwag mong sasayangin. Mahalaga ang buhay. May halaga rin ang pumatay. Pero kahit walang halaga ang ulo mo, kukunin ko. You son of a bitch! I would charge you with 100 counts of murder at sisiguraduhin kung bibitayin ka na isang daang beses! You abuse your power as a police officer and you went beyond the limits of the law. Tandaan mo ito! Tatandaan ko yan. Babalik agad ako. Maraming salamat sa Diyos. Walang nangyari sa iyong masama. Dininig niya mga panalangin ko sa iyo. Nabigyan na rin ang katarungan ng pagkamatay nila Sergeant Anna. Halika na. Uuwi na tayo sa Maynila? Hindi. Humingi ako ng bakasyon kay Hepe. Sinabi ko, hindi tayo uwi hanggang di nagkaka-baby. Talaga? Ikaw, ilang bago sa mong anak? Tatlo.